motivation can get you started, but habits can keep you going. Parang something like that. Parang, if you wanna start, syempre, motivated ka. Kunyari, bagong taon, motivated ka na mag-boss ng, ano, boss ng kain, or mag-exercise. Okay yun. Pero, you also have to start forming a good habit. Kasi, kapag habit, parang automatic na siya. Hello, hello! Welcome back to KUDA SERYE, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your KUDA SERYE host. Kamusta kayong lahat today? Siguro sa mga nanonood sa YouTube ay takang-taka bakit aurang-aura ho ako today. Kung kayo po ay nanonood sa YouTube, makikita nyo. Wow. Dahil po ang guest natin ngayon ay napakaganda. Ayoko naman pong masapawan ako. Kahit sapaw na, kailangan lumevel up po tayo sa ating guest, syempre. Ito pong guest na to ay antagal ko na din tong kaibigan. At ang pinagsamahan namin nito ay simula pa rin po nung college. So, another college friend po, mga KUDA SERYE. Let's welcome my friend, Heide Quilo, ateng pasok. Hi mga ka-adjusters. Hello. Hi, te. Kamusta naman? Hello. Hindi naman. Apaka-sexy pa rin. Ikaw, kumusta? Okay lang, te. Nakita ko yung pag-off shoulders mo. Te, oo. Lumebel ako kasi sabi ko, ay. At ang kulang. Siyempre, kailangan nilevel po sa ating guest. Ganyan talaga. Pinaghahandaan natin ang bawat episode na ito. At, te, ang gusto kong pag-usapan natin ngayong episode. Kasi, ikaw, kung nakikita niyo po ang Instagram nito ni Heidi, ay napaka-sexy po nito. Siya yung isa ko sa mga inspirasyon po. Ba't ako nag-workout minsan mo? Pag nakita ko yung niya ay mapapa-workout ako, yung hindi ako mapapakanin kapag kumain, ganon. So, te, anong diet mo ngayon? At bakit ganyan ka-sexy? hindi ako sobrang nagda-diet ngayon kasi wala naman din akong goal na kumayat pa or hindi naman ako magbibitch anytime soon. Pero, hindi na lang ako nag-rice ngayon. Tapos, hindi din ako umiinom masyado ng mga soft drinks, mga juice, ganyan. So, yun. So, dahil hindi ako kumakain ng rice, ang pinalit ko doon ay quinoa. So, yun. Quinoa ay type ng grain din? Nakikita ko lang yung sa ano, healthy options. Oo. Actually, doon ako bumibili. Oo, grain siya and rich in fiber and protein siya. And siya lang yung may complete amino acid compared dun sa brown rice and mga adlai, ganyan. So, kaya quinoa yung bet. Yun yung alternative mo. So, te, mag-disclaimer lang po muna tayo sa mga ka-adjusters kasi ang pag-uusapan po namin dito ay mga diet tips, ganyan. Pero, hindi po kami mga experts. Hindi po kami mga nutritionist. Yeah. So, ang mapag-uusapan lang po namin dito ay based lang sa mga experience natin. Tapos, itong episode na to ay na-inspire lang ako dun sa isang pag-uusap natin, te, sa chat na ang dami mo sa akin sinabi na mga tips na kung ano mga pwedeng kainin, anong alternative na ganito. Sabi ko, gusto ko rin siyang i-share sa mga adjusters. Kaya tinatanong ko, teko, anong current diet mo? yun lang? Yun lang naman. Pero, te, ano, mas pinipili ko na lang din kumain ng mga healthy ngayon. Like, gulay, prutas, ganyan. Mm-hmm. Tapos, bira na lang din ako kumain ng red meat, ganyan. So, pero hindi ka pa fully pescetarian, di ba? Ang pescetarian ibig sabihin fish lang, tama ba? Mas gusto ko yung fish. Mas pinipili ko siya compared sa ibang klase ng pero nag-chichicken ka pa rin, pork ganun. Pag wala talaga ibang choice, pag walang isda, ganyan or walang ibang pwedeng kainin. Okay lang din naman. Mm-mm. Yun. So, te, syempre, ilang taon na tayo?
kami po ni Heidi, ito po ay kasama ko na din to nung kung paano ka, parang magkasama kami sa pagda-diet ba simula noon pa man. At oo. Oo, sabay kaming nag-start mag no rice pero siya nakatuloy-tuloy, ako hindi ko na ituloy. Kami ni Vin Arana, shout out Vin, friend po namin din. Hello, at, Vin. Oo. Tapos no soft drink, sabay din tayo. Pero ayun, te, yun yung proud ako na hanggang ngayon hindi na rin ako nagsa-soft drinks talaga. Oo, ayaw ako din. No? Ang nagpa-inspire sa akin nung pag hindi pag-inom ng soft drinks, di ko po alam kung alam mo yun yung viral na video na niluto niya yung soft drinks, tapos puro sugar. Parang ganun. Saka hindi rin kasi ako sobrang mahilig. Kaya ko siyang ni-let go. So, tayo nga, nakwento ko, ang dami nating mga pinagdaanan na diet. Paano yun yung napili mo? Paano ka nag-stick dyan sa diet na yan? Parang gusto ko na lang din maging healthy talaga. Mm-hmm. So, kaya ito yung diet na pinili ko, na mas gusto ko na lang kumain ng mga gulay, ganyan. Yun. And ano kasi, di ba, sabay tayo na dati nagda-diet. Naghahanap tayo ng mga diet na mabilis tayo makapag-lose ng weight. Oo. Tanda mo yung military diet. Oo, te. Yung 3 days lang. Mm-mm. Ayun, sobrang hirap nun. Kaya hindi ko siya natapos. Tapos, day one pa lang, parang malungkot ako. Oo. Yun. Natapos mo ba yun? Te, nakatapos ako ng ilang beses ko rin siyang tinry tayo, te. Lagi natin yung tinatry. Isang beses natapos ko siya kasi kailangan kong magpapayat para sa yung Indochina na trip. Basta, kasi syempre, kailangan payat ka sa travel. Kaya alam mo, pagkatapos nagkasakit ako, na-hospital ako, inagpa-check up. Yan. Kasi, diet for more. Kasi ang hirap nun, di ba? Oo. Sobrang hirap nun. Kasi, 3 days lang, papayat ka. Oo. Di ba? Parang, mahirap. Sobrang mahirap. Tsaka, ito lang yung kinakain mo for breakfast, lunch, dinner. Di ba? Hindi na ako naghahanap ng mga diet na mabilisan. Na sabihin. Oo, yung mga 3-day diet, mga lose gantong pounds after 2 weeks, ganyan. Hindi na ako na-attract sa mga ganun. Kasi, okay, sige, magawa mo siya, matapos mo siya. Na pumayat ka nga. O after nun, babalik ka na naman sa dati mo kinakain, di ba? So, maganda na makapaghanap ka ng diet na sustainable. Kaya mo gawin for the rest of your life. Totoo. Oo. True yung sustainable. Kasi, di ba, yun nga, nagkachikahan tayo. Ang sabi ko, hindi na ako masyadong nagda-diet na yung no rice, ganyan. Pero, ang ginagawa ko ngayon ay intermittent fasting, kung saan hindi ka kakain for a certain period of time. So, parang, ang nangyayari lang, ini-skip ko lang yung breakfast. Tapos, maaga ako nagdi-dinner. Tapos, ito yung nagagawa ko na for the longest time. Simula January, ako ay intermittent fasting na. Tapos, yun na, hindi naman nalilimitahan kung anong kakainin ko. Nagra-rice pa rin ako. Pero as much as possible, ay red rice ang kinakain ko. Hindi na ako masyado nagra-red rice. White rice pala. So, intermittent fasting yung talagang kaya kong panindigan. Yun nga, tama yung sinasabi mo, na dapat maghanap ka ng diet na pangmatagalan. Oo. Kasi hindi okay yung yung mabilisan lang. Tsaka kung gusto mo talagang pumayat, kailangan sustainable talaga yung diet. Tsaka hindi din pala ako hindi din pala ako mahilig mag-breakfast. So parang kagaya mo, nagsiskip din ako ng breakfast. Pero hindi ako sabi mo nag-intermittent fasting. Hindi. Hindi. Parang personal choice ko lang din na hindi gaano mag-breakfast. So, pag nagutom ako, tea lang or oatmeal lang, ganyan. Oo, may ganyan. Dati ako din. May time na hindi ko kaya na hindi nagbe-breakfast. Tapos nagawa ko naman, saka tipid siya, lalo na sa ating mga nakatira sa Manila na mag-isa, di ba? Ang on the go na pagpasok mo ng office, pagkagising mo, papasok ka na, hindi ka na naman yung parang magluluto pa ng breakfast mo, no? Kaya parang mas carry ko din siya na skip yung breakfast. Mm-mm. Pero sabi nga daw nila, kasi ang dami ko na rin ting na research about intermittent fasting. Wow. Yes. Okay. Bago ko mag-stick doon. Na parang dinedebunk nga niya yung na theory na breakfast is healthy. Parang huwag kang mag-skip ng breakfast. Parang okay lang daw. Okay. Tapos, mas maganda nga yung nakakapahinga yung digestive system. Yeah.
Tama naman. I mean, kung breakfast eater ka naman, okay lang din naman na kumain ka. Nasa sa'yo naman din yun eh. Oo. So yun, te. Siyempre, bago tayo makastick dito sa mga diet natin, may mga yes. mga pinag... Ang dami ding difficulties. Kunyari, ang hirap mag-diet sa Filipino household. Kasi kunyari dito sa amin, sa bahay, apakahilig magluto. At apakasarap, apakasarap, yeah. napakasarap ng ulam lagi. Tapos ang hirap din na hindi ka kakain, syempre. Tapos ako pa, mahilig ako makipag-dinner out with friends. So, te, anong mga advice mo dun sa mga, ano, gusto na nila talaga na ngayon na, gusto ko na ma-reach yung, ano ko, goal ko na weight. Paano sisimulan? Anong ma-advise mo sa kanila? Paano sisimulan? Una sa lahat, kailangan mentally prepared ka. Hindi lang yung maisipan mo lang na, ay, bukas gusto ko na mag-diet. Start na talaga ako, workout na talaga ako. Yan, hindi na ako kakain ng rice. Hindi ganun eh. Kailangan maisip mo din na mahirap. It's not an easy process. Kasi kung isipin mo kung mag-diet ka or sa start ka ng fitness journey mo, kung madali lang siya, everybody has achieved their dream body na eh. Pero hindi, di ba? So, yon, kailangan okay yung mindset mo and willing ka mag-commit sa healthy lifestyle. Na-mention nga natin kanina, kailangan maghalap ka ng diet na kaya mong i-sustain or kaya mong gawin for the rest of your life. Okay yon. And siguro, you start by creating a good habit. Kasi motivation alone, hindi siya okay, it will help you start kasi okay, you're feeling motivated. Pero yung habit talaga, yung habit of eating healthy, habit of exercising, ano yun eh, it's something na automatic. Pag sinabi mong habit, di ba, parang automatic na siya. Pag ginawa mo, ay kunyari, in a day, naging habit mo na mag-exercise after work. Di ba, kapag motivated ka lang, pag tinamad ka, hindi mo na gagawin. Pero pag habit mo na, kahit hindi ka motivated, gagawin mo pa din eh. So, you start by forming a good habit. So, kunyari, unti-unti lang, unti-untiin mo. Kunyari, ano, yung umaga, iinom ako ng maraming tubig. Mga ganun, start baby steps. For example, ano, ako, ang ginawa kong habit, bago ko kumain, uminom ako ng 1 to 2 glasses of water. Kasi parang feeling ko, kailangan ko linisan yung tiyan ko. May ganun eh. Yung hindi ako makakain kapag hindi muna ako uminom ng tubig. So, yun yung parang yung habit ko na rin siya. Tapos yung umaga. Tatry mo yun, te. Yung umaga, pagising ko, uminom ako ng warm water with lemon. Squeeze ng lemon juice. Yun lang, yun yung mga habit. Parang hindi kumpleto kasi yung araw ko kapag hindi ko nagawa. Ako naman, te, sa morning, ang iniinom ko, though hindi siya everyday din, pag natripan ko lang, lalo na kunyari feeling ko, ang daming kong nakain day before. Yung ginawa na rin natin to dati, sa'yo ko lang din yata to nalaman, yung apple cider vinegar sa water. Yes. Tapos may honey, saka may pag may lemon, nilalagyan ko ng lemon. Ano siya, parang na mawala yung ano, pagka-bloat. Bloat? Oo. Saka okay din siya. Kaya lang sabi, hindi daw masyadong maganda sa ngipin ang apple cider. Nakakasira. Nako-corrode yata yung ngipin. Oo. Pero okay siya din talagang pang cleanse. Parang detox ganyan. Hindi na ako nag-apple cider vinegar. Pero yun, nagli-lemon pa din ako. Lemon. Bate ang baho. Oo, te, ayoko ng amoy ng lemon. Sobrang baho. Ng apple cider. Amoy paa. Nung, syempre, nag-stick ka na dyan sa healthy lifestyle mo, ano na yung mga noticeable changes sa katawan mo, sa mood mo? May mga ganon? May mga ganon? Oo. Syempre, una sa lahat, mas pumayat ako. Nag-lose ako ng weight ko. Tapos, mas energized ako. Yun. Tapos, energetic ako sa work. Hindi ako inaantok. Kasi parang mas buhay yung dugo ko, ganyan. Oo, te. Kapag yung talagang nag-diet ka,
saka yung nag-workout ka, nakaka-ano din siya ng mood, nakaka-iba din. Oo, nakaka-enhance. Tapos, mas energetic ka nga to do things. Pag ako, kunyari, kumain ako ng sobrang malala kahapon or may ikakaibang feeling, no? Kinabukasan. Siguro dahil tumatanda na rin tayo, parang hindi na rin tayo yung sobrang all out, pwede mo kainin. Oo, tama. Okay lang din naman na kumain ka kung napadami ka ng kain in a day. Kasi, huwag mo naman masyadong i-restrict yung sarili mo. Oo. Ikaw, teko, makain ka pa rin naman ng mga cakes, ice cream, ganun. Nakain ka pa rin ba yan? Oo, kumakain pa din ako. Kumakain ako ng cake, ng ice cream, ng pizza, lahat. Kinakain ko pa din naman lahat. Kaya lang ano, portion control na lang din. Meron kang cheat day or kung matripan mo lang? Wala akong cheat day. Basta kakain ako kapag bet ko kumain ng ganito. Kakain ako. Kasi may mga ganun na parang dapat daw may cheat day ka, ganyan. O yung iba kasi, medyo strict sa diet nila. Yung kanyari, mga nagkikito. Well, nothing against them, anyway. Pero, sobrang restrictive kasi. Para sa akin, hindi ako para sa ganun. Kasi, mahilig ako kumain. Ako din, oo. Tay, lalo na. May napanood ako parang influencer at saka, hindi ko nababanggitin kung sino. Parang keto diet din siya for the longest time. Tapos parang recently sabi niya, hindi, ititigil na niya. Kasi nga daw parang nare-restrict siya. Tapos, ako type, inaral ko rin yung keto diet. Ang hirap, as in. Lalo na kapag nagtitipid ka. Kasi yung mga alternative, mas mahal. Tapos syempre, kung ano lang yung available sa bahay mo, kung ano available sa grocery ha. Pag keto, hahanapin mo pa yung alternative nung mga yon. Parang pang mayaman na diet din siya. Gets? Parang gets? Mm-mm. Dapat yung gantong flour, yung toyo mo, yung amino M, basta. Oo, strict talaga. Strict siya, na ang dami mong... hindi ko rin yun masyadong gusto. Oo. Lalo na kung hindi ka naman... Pero I think sobrang... effective din naman. Oo, effective siya. Ang dami talaga ding pumayat sa keto diet. Si Kring shoutout sa kaibigan po namin din si kay Kring. Siya, nag-try siyang mag-keto, pumayat naman siya. Tapos parang na-inspire ko. Tapos nung sined niya sa akin yung mga dapat gawin, yung mga ganito, ganyan. Alternative te, ay, wag na. Nakaka-stress. Nakaka-stress, di ba? Sobrang strict to. Ayoko din nun. Oo, totoo. Parang, maganda talaga yung ano, maganda talaga yung healthy lifestyle na lang din. Oo, nakaka-off siya. Parang, nakaka-intimidate din. Lalo na kung hindi naman ako sobrang yaman, nakita ko syempre mga alternative. Kung ano lang ang meron sa aming kusina, di ba? So, te, ito. Ako kasi ikaw, medyo ikaw ang inspiration. Medyo ikaw. Pag nakikita ko talaga nga, nabanggit ko na kanina, pag nakikita ko yung mga Instagram posts mo, mga swimsuitan, talagang hindi ako napapakain. Parang isa ka dun sa mga feedspiration yon, mga feedspiration. Oh, thank you naman. Ikaw, sinong inspiration mo? Local. O ikaw, si kung sino man? Kung local, siguro ano, Lovie Po. O, te, iba yun. Oo, iba. Parang idol sa pag-workout. Grabe, yun. No? Sobrang sexy. Sino pa? Meron pa? Wala naman. Na. Parang ang goal ko na lang talaga ngayon, te, ay ano, healthy lifestyle lang talaga. Mm-mm. Gusto ko okay yung pakiramdam ko, ganyan. Kasi, di ba, syempre, alam mo na ngayon, pandemya, ganyan. Prone sa sakit. So, maganda yung healthy ka. Ibuboost din yung immune system, no? Oo. Yun. True yan. Te, ano, bakit may mga diet na nag-work sa ibang tao, pero sa akin, hindi siya nag-work? Oo, may mga diet talaga na gano'n. Kunyari, sa akin, effective siya. Tapos sa'yo, hindi. Kasi, iba-iba tayo eh. Iba-iba tayo ng hormones, iba-iba tayo ng... Madaming factors actually. Kung bakit may mga diet na mag-work sa isa, pero dun sa isa, hindi. Mm-hmm. So, yun. Hindi rin okay din na mag-rely ka lang sa scale. Yung kunyari, nag-lose na ako ng ganito. Hindi rin okay yung gano'n. Kasi madaming factors din eh. Pwede, it's water weight, or pwede yung bones mo, or yung muscle mo. Pero it's a good, ano din, parang okay siya na gawing basis. Mm-mm. Yun. Teh, kasi minsan,
feeling ko naman kumain ako ng healthy, nag-workout ako, pero hindi nagbabago yung weight ko. Napapansin mo rin ba yun? Oo, napapansin ko yung parang ano, same naman yung kinakain ko, tapos nag-workout naman ako. Mm-hmm. Ano, parang nag-plateau na yung weight loss. Oo. Pero you know, oh, normal yun. Talagang kapag ka nag-start ka mag-diet or mag- start ng fitness journey mo, talagang aabot ka sa point na magpa-plateau yung weight loss mo kasi nakapag-adapt na yung katawan mo dun sa ginagawa mo. Kunyari, hindi na siya nasa challenge sa workout na ginagawa mo or nasanay na siya na 1,200 calories lang tinitake mo. So, kung gusto mo pa talagang pumayat pa or may goal ka pang magbawas pa ng timbang mo, you need to calorie deficit. Yung babawasan mo pa yung kain mo or mag-exercise more ka pa. So, yun. So, para sa exercise naman, pwede mong gawin yung mas na-challenge ka. Pwede mong dagdagan yung weights mo. Marami. Actually, marami. It's parang it's a separate conversation pa talaga. Oo. Marami talagang factors nga. Yun. Kung ba't nag-work sa iba, ta sa'yo, hindi. Saka, hindi naman natin dito ina-advocate yung kailangan sobrang slim. Parang kung ano lang yung goal mo. Kanya-kanya tayo ng goal, diba? Kasi ako, yes, happy na naman ako sa ganitong medyo may laman. Pero ang goal ko nga lang talaga ay mas, kunyari, umaakit ako ng bundok, te. Minsan, pansin ko nito, wala, yung hindi na ako nagkumakain ng healthy. Yung, mas nahihirapan ako kaysa noon, kaya ko pa nga mag-21K, ganyan. Yun lang yung gusto kong mabalik. Mas gusto ko lang mabalik yung dati kong ano, lakas. Wow. Diba? Te, ano namang workout mo? Kasi ako, tinry ko nung ano, nung start ng quarantine, tinry ko mag-workout everyday. As in, kung ano lang mga nakikita ko sa YouTube, tapos medyo mga sayaw, tapos yung mga madadaling workout lang. Tapos for 30 days, te, nagawa ko yun straight, as in, parang more than 30 days everyday. Tapos ngayon, yes, sobrang parang ano na ako, yung parang fatigue. Parang, hindi na ako masyado nag-workout, minsan-minsan na lang. Ikaw, te, anong workout mo? Hindi rin ako, ano, araw-araw nag-workout din talaga. Pero, tinatry ko na at least 3-4 times a week na nakakapag-workout ako. Wala, lagi YouTube video lang din ako. Mga clothing, na-try mo na ba yan? hindi naman clothing. Pero basta kung ano lang yung makita sa YouTube. Ako nga din, tina-decided ko na lang na hindi na lang din everyday kasi medyo nakakapag, kuwari, nagawa mo na kahapon. Parang medyo na, kakaumay nga siya. So, gagayahin na lang din kita ng mga 3-4 times a week. Kakabili ko lang ng yoga mat. So, clothing. Push mo yan. Oo. Push mo yan, te. Tapos ako naman, te, ang mga fina-follow ko, aside from you, sa Instagram, nag-follow din ako ng mga plus size model, plus size influencers na nag-ano, workout din sila, healthy diet. Pero, kasi yun talaga na yung katawan nila. Parang tayo naman, hindi natin inaano yung mga listeners na magpapayat ng sobra-sobra. Parang kung ano lang yung katawan na happy ka, di ba? Kuwari ako, konting siguro, bawas na lang magiging happy na ako sa katawan ko. Hindi ko ina-achieve yung maging sobrang lovey po. Parang ganon. Oo. Gusto ko lang din yung ano nga, yung sinasabi mo kanina na mas energetic ka. Para lang din ano nga, syempre tumatanda na tayo. Kailangan na natin pangalagaan yung health natin. Tama. Tsaka ano, be kind to yourself. Mm-mm. Wow. Pero totoo yun. Huwag mo naman masyadong i-restrict yung sarili mo na hindi ka nakakain ng cake, hindi ka na sasama sa mga kaibigan mo kasi kakain sila sa labas. Pangit naman yung ganun. So, practice mo lang yung ano, pag portion control, ganyan. And pag-exercise. I mean, hindi naman dapat kasi tinitingnan mo yung exercise as a good thing. Hindi mo naman siya ginagawa dahil para lang pumayat ka. Di ba nag-exercise ka rin naman para lumakas ka. Mm-hmm. Para maging strong. So, yun. Kailangan iba din yung view mo eh. Oo. Kaya yun, may narinig ako. Totoo yan. Yung sa exercise. Di ba parang before mag-exercise, ayaw na ayaw mo, tinatamad ka. Pero walang exercise na pagkatapos mo mag-exercise ay pinagsisihan mo yung exercise na yun.
Pansin mo? Parang walang, yung hindi ka magsisisi na nag-workout ka, pero pag hindi ka nag-workout, pagsisisihan mo. Parang ganun. Oo, tama. Nabasa ko siya or narinig ko siya somewhere. Oo. Agree naman doon. Tsaka, pansinin mo, after mo mag-workout, parang mas energetic ka pa. Mm-hmm. I mean, parang mas happy ka. Kasi, parang nagre-release siya ng happy good hormones. Hormones. Yes. Endorphins. Yun. Tama, te. So, baka pagkatapos nito mag-workout ako, aurang-aura mag-workout. Aurang-aura. So, te, ito na lang. Kasi, syempre, meron tayong mga listeners na siguro, after nila makinig nito, gusto ko na talaga maging healthy. Hindi siguro magpapayat, magpa-sexy, kundi maging healthy. Meron, anong message? Bigyan mo sila ng inspirational message mo. Wow. I-motivate mo sila mo. Ayun nga, kailangan okay yung mindset mo na willing ka mag-commit sa healthy lifestyle. Ako dati, hindi ako mahilig sa gulay talaga. Mm-hmm. Hindi ko siya bet. Pero nung nag-start akong yung gusto kong pumayat, ganyan, gusto kong maging healthy, mas nakahiligan ko na rin kumain ng gulay talaga. Parang hindi kompleto yung pagkain ko kapag walang gulay. So, yun. And start din tayo sa pag-create ng good habit. Hindi lang, wag lang tayo mag-rely sa motivation and willpower. Kasi, it changes every day eh. Kunyari, today, motivated ka. The next day, hindi. Kasi kunyari, naparami ka ng kain, tinatamad ka na, ganyan. So, maganda kapag ka may good habit ka na. Na pagkain ng healthy, tsaka yung pag-exercise. Yun. Kunyari, ikaw, gusto mo talagang magbawas na ng timbang. Lagi ko itong sinasabi sa sarili ko na out of sight, out of mind. So, kung gusto mo na talagang bawasan yung pagkain ng chips, ng chocolate, ng kung ano-ano pa, di wag mo bilhin. Or kung bibili ka, wag mo siya ilalagay dun sa table or yung madali mong makita. Kasi, pag nakita mo siya, kakainin mo din talaga siya. So, effective na hindi mo siya nakikita. Yun. Tsaka, yung pag tinetest mo yung willpower, para kasi siyang muscle, na the more mong ginagamit, parang nafapatig siya. So, kunwari, sa umaga, niresist mo yung pagkain ng ganito. Parang at the end of the day, kakainin mo siya. Kasi syempre, ang tagal mong pinigilan yung sarili mo na huwag kainin yun, diba? Oo. So, yun. Tago mo na lang, girl. Saka sa grocery, no? Oo. Parang sa pag-grocery din. Ibilhin mo na lang din yung mga... Wow, sinasabi ko rin to para sa sarili ko. Kasi medyo kung ano-ano din binibili ko sa grocery. No, parang iwas na lang din ng bilhin yung alam mong hindi healthy talaga. Parang pwede siguro pa konti-konti. Oo, okay lang din naman. Pero kung gusto mo talaga yung may talagang may goal ka na, gusto ko magka-abs, gusto ko pumayat. Huwag mo na lang bilhin. Or kung bibili ka, itago mo. Para hindi mo nakikita araw-araw. Or hindi ka natitempt. Hindi ka na-expose sa temptation na kainin yun. True. Noted with things. Noted with things. May favorite quote kasi ako. Yung parang, sige. Motivation can get you started, but habits can keep you going. Parang something like that. Parang, if you wanna start, syempre, motivated ka. Kunyari, bagong taon, motivated ka na mag-boss ng, boss ng kain or mag-exercise. Okay yun. Pero, you also have to start forming a good habit. Kasi, kapag habit, parang automatic na siya. Kunyari, ikaw, te, ano bang habit mo? Mag-exercise? Hindi ko nga siya habit eh. Hindi, I mean, kunyari, sorry, mali. Kaya kunyari, pagtututbrush, parang ganun, ikumpara natin sa pagtututbrush. Kunyari, di ba? Siyempre, after mo kumain, di ba magtututbrush ka? Yun, habit mo na yun. Hindi ka nagre-rely lang na sa motivation mo na, tinatamad ako. Hindi, habit parang mo na yun. Parang automatic mo na siyang ginagawa.
Parang ganun. Oo. Hindi na kailangan ng motivation na gets ko. So, okay na motivated ka to start your fitness journey. Pero, mas okay at mas sustainable kung makaka-form ka ng habit mo. Kunyari, habit na pagkain ng healthy na pagkain or pag-exercise, ganyan. Kasi kunyari, naging habit ko na after, bago ako pumasok sa work, mag-exercise ako. Diba? Parang kapag motivated lang ako, hindi ko siya gagawin pag tinatamad ako. Pero kapag naging habit ko siya, parang kahit ayaw ko, gagawin ko siya kasi alam kong may something, may mali kapag may ganung feeling, diba? Parang may kulang sa araw mo pag di mo nagawa. Gets. So, yun yung different. Yun lang. Go. So, go ka, girl. Start by creating habit, good habits. Sabi ko nga, ito yung kwentuhan na na-inspire lang sa isang chat na parang gusto ko talaga nga i-share yung mga shinare mo sa akin. Kasi parang nung time ata naka-chat kita, sabi ko, te, gusto ko nang mag... Hindi naman magpapayat, parang mas magbawas, tapos mas maging healthy nga. Pero ngayon naman, in fairness naman, medyo nag-lose na ako ng weight. Parang nag-lose na ako te simula nung ano ng 5 kilos. Kaya parang, maintain ko na lang to. Parang okay, happy na naman ako sa aking weight at saka sa how, sa sarili. Wow. Oo. So, te, thank you sa mga ano mo ha, mga tips mo. Ang dami ko ring mga napulot. Parang nakaka-motivate naman. Kasi hindi naman important din talaga to, lalo na nga ngayon na may pandemic na kailangan nating maging healthy. Hindi lang siya para maging sexy ka. Oo, hindi lang. Te, meron ka bang mga gustong i-shout out? Batiin. Wala naman. Shout-out sa Justers. Oo. Hoy, thank you, Tay, dahil ikaw pala i-Justers. Hindi, alam ko naman. Na-flatter naman ako at na-consider mo ako sa ganitong siyempre topic. Alam mo kasi, may mga, yung mga friends ko, nilagyan ko na yan ng topic bawat isa na alam kong doon sila maraming masishare, doon sila gets. Yung, ito yung niche nila. Kung ikaw, Tay, ikaw talaga. Lagi rin natin din topic kasi ito sa mga kudaan natin. Gets? Oo, diet. Pero, ano yan? Kaya naman magpo-post ka sa IG story. Pero, ano yung kinakain mo? Oo. Nakaka-inspire din na may mga kaibigan na, wow, na healthy living. Oo. Yun. So, te, ano ha, salamat sa pag-guest sa Kuda Serye. Sana yung mga listeners natin ay maraming napulot sa episode na to. Kasi ako mismo, ang dami kong mga nakuha. Kaya yung mga makikinig ay sana nagdala kayo ng ballpen at papel at naglista. Hi, thank you so much. Thank you. Sa pag-guest at maaari nyo pong pakinggan itong episode sa Spotify. Kung gusto nyo pong makita ang aming mga mukha habang nag-uusap ay i-upload ko ang video na to sa YouTube, nasa Google Podcast, Anchor, Pocketcast, Radio Public, Breaker, and you can also support this podcast sa anchor.fm/jazzaberilla/support. Thank you so much, Ating Heights. Ang tagal nating di nakapagkudaan in person. Laging chat-chatan lang. So, bye, te!